kang mapagod sa pagsubok mong dalahan. At kung akala mong hindi mo na kaya, nandito lang ako lagi sa tabi mo. Bibigyan ka ng lakas upang makaya mo. Magandang araw po mga kapatid, Pastor Lito De Leon of Without Walls Ministry. Noong po tayo nag-aaral, sino po sa inyong natutuwa kapag may examination o test? Gaya rin po ninyo, hindi po ako natutuwa kung mayroong test, lalo na kapag hindi ka nakapag-aral ng iyong homework. Ang lead mo, laging nakabaling sa iyong katabi para mangupya ng answer. Ngunit kung titingnan po natin,
lahat ng eksamen na binigay sa atin ng guro para sa ating kabutihan. Amen. Sapagkat dito po tayo mapipersang mag-aral at matuto. At dito rin po malalaman kung tayo pasado nang sa gayon makapag-enroll sa sunod na baitan. Sa edad ko pong 72, ang mga eksamen o test na ginagawa ay stress test, ECG, cholesterol level, triglyceride level, sugar level test, at lahat ng ito hindi na kailangang mag-review at mag-aral. Ngunit maging sa mga eksamen na ito, kapatid, ginagawa para sa ating kabutihan at kulusugan upang malaman kung may sakit tayo o wala, nang sa gayon magawa ng paraan. Alam niyo po mga brothers and sisters, kadalasan God put us into a test in our lives. In fact, all the way through the Bible, mula sa Genesis hanggang Revelation, you will find that God is giving that kind of test for our own benefit. Puro katanungan mula sa Diyos, bahagi ng kanyang pagsubok sa atin bilang kanyang mga followers. Kaya't sa araw na ito, ang mensahe natin tatalakayan ay tungkol din sa isang test, isang tanong. Do you truly love God? But how do you prove that you really love God? Yan po ang eksamen natin sa araw na ito. Bago natin basahin ang mga talata, samahan niyo po ako na manalangin. Panginoon Diyos, dakila at makapangyarihan. Lord, salamat sa mga pagsubok sapagkat ito ay may mahalaga sa amin, Lord God. Salamat sa mensahe na hinanda mo sa araw na ito. Mensahe kung saan makakapulot kami ng aral na may apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Na kung may mga adjustment dapat ngang gawin, Lord God, amin itong gagawin, Lord God. Salamat si Espiritu Santo na siyang gabay at patnubay, Panginoon, as we commit our time together, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ang una po natin babasahin ay tungkol sa isa rin pagsubok. Ito po sa tungkol kay Abraham at kay Sarah, matatagpo at Genesis 22:1-2. Basahin ko po. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, "Abraham, here I am," he replied. Then God said, "Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about." Oh. Ang background po dito, binigyan ng Diyos si Abraham at si Sarah sa kanilang edad na may katandaan. Kung saan si Sarah ay 90 years old at si Abraham naman ay 99. Binigyan po si anak na si Isaac. Amen. But later, sinubok po ng Diyos si Abraham na ialay si Isaac to offer him as a sacrifice on the mountain of Moriah. You know, this test was Abraham's benefit, not God's. Alam po ng Diyos ang puso ni Abraham. Alam ng Diyos na mahal siya ni Abraham. Ngunit, ibig na Diyos na malaman kung hanggang saan ang pag-ibig ni Abraham sa kanyang Diyos. At si Abraham po ay nakapasa sa pagsubok. Bakit nagawa ni Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak sa Diyos? Samantalang, ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya sa gitna ng katandaan at ang asawa niyang si Sarah ay bao. Pagkatapos, kukunin din pala. Dahil po, kilala niya ang Diyos. Mahal niya ang Diyos, nagkaroon siya ng malalim na personal na relasyon sa Diyos. Sa pagsunod ni Abraham, napatunayan ng Diyos ang pagmamahal sa kanya Abraham at dito nakamta ni Abraham ang labis na pagpapala ng Diyos. Lalo siyang pinayaman ng Diyos at natupad ang covenant blessings na ipinangako sa kanya. Naging father siya of many nations at maraming bansa ang pinagpala ng Diyos sa pamamagitan niya. At ginawa po siyang daluyan ng pagpapala. At alam ko po, lahat tayo, ibig ng Diyos, maging daluyan ng pagpapala kung makakapasa tayo sa pagsubok ng Diyos. Amen! In the New Testament times, ganito rin ang ginawa ni Kristo kay Peter. Nang siya ay tanungin sa John 25:15, hindi ko na po babasahin.
Tinanong si Peter ng tatlong beses, sabi ni Jesus Christ, do you love me? Do you love me? Do you really love me? Sagot ni Peter kay Jesus Christ, you know all things. Alam ko marami akong kapalpakan. Tinaga ko yung tainga ng sundalo ng nag-aristo sa iyo. At itinatwil kita. Tatlong beses pa. But you know all things. Alam mo ang kaibuturan ng puso ko na mahal-mahal kita. At alam mo na hindi ako nagsisinungaling. And Jesus said, then, prove it. Patunayan mo. Feed my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep. Don't just tell me you love me. Show me your love by the way you live your life every day. Kung tatanungin ko po kayo, paano pinakikita at mapapatunayan na mahal niyo ang asawa niyo? Of course, ayon sa ginawa niyo para sa kanya. A demonstration that you really love your spouse. Amen. Hindi po sapat na sabihin na mahal mo siya, kailangang ipakita mo sa gawa bilang pagpapatunay na mahal mo nga siya. Amen. Now, kung tatanungin ko kayo kapatid, mahal niyo ba ang Diyos? Do you love God? How would you answer? I imagine most of us would answer, yes, I love God. Madaling sumagot ng, yes, I love God. Hindi ba? As long as wala nang kasunod na mas malalim pang tanong, kung totoo nga ang deklarasyon natin na talagang mahal natin ang Diyos. Ngunit, marami pa pong malalim na katanungan ng Diyos upang mapatunayan na mahal niyo siya. Kaya sa araw na ito, babasahin natin ang isang talatang pag-alatin sa 2 Corinthians chapter 13, 5-7. Sabi po rito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. And I trust that you will discover that you have not failed the test. Now, we pray to God that you will not do anything wrong. Not that people will see that we have stood the test, but that you will do what is right, even though we may seem to have failed. Wow! Alam niyo po ang background nito. Ang talata na ito ay sinulat po ni Apostol Pablo sa mga miyembro ng Corinthian Church who claim to love God. Ngunit maraming problema pagdating sa relasyon sa bawat isa. At kung bakit sila ay hindi magkasundo-sundo. Amen. Kaya't ang habilin ni Pablo sa kanyang sulat, kung talagang iniibig nila ang Diyos, subukan nila ang kanilang sarili. Examine yourself. Examine your heart upang malaman nyo kung talagang naisuko nyo na ang sarili nyo sa Diyos. Dito mapapatunayan na membro ka na ng pamilya ng Diyos. Examine your heart to see if they are in faith. Because if you are living in faith, mga kapatid, you have the witness of the Holy Spirit in your hearts. In other words, what Paul is implying in his statement to us as followers of Christ are this. Do you love the brethren? Do you read the Word of God? Do you develop intimacy with God? Do you practice righteousness? Do you live a life of separation from the sinful world? Ikaw ba ay namubuhay na hiwalay sa makasalanang mundo at lipunan natin? These are just a few tests we can apply to our lives to be certain that we are children of God. Amen. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Sabi sa ating binasa. At kanyang sinunod ng salitang, unless of course, you fail the test. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay hindi nakapasa test, sure to say, you are actually a counterfeit Christian. Masakit sabihan na isa kang fake na Kristiyano. Dahil sa isang pagsubok lang makikita natin na isa tayong naturiang na Kristiyano on the way we act, we think, and we conduct ourselves. The way we treat others, the way you maintain intimacy with God. Sapagat bilang Kristiyano, kung si Kristo nga inanatahan sa puso mo, it should affect the way we speak,
the way we act, the way we think, then the answer to the question whether we are in faith is yes. Praise God. Amen. Ngunit, if the way we speak, the way we act on things shows that Jesus Christ is not living in you, in me, in us, no matter how much we say that we love God, the answer is no. And you failed the test. Amen. Bagsak po tayo sa pagsubok. In other words, nagkaroon na ba ng pagbabago ang buhay nyo as a manifestation that you really can claim that Jesus dwells in your heart? Sapagkat kung nananahan po si Kristo sa puso nyo, sa pamagitan ng Espiritu Santo, dapat may nakitang pagbabago sa buhay mo bilang pagpapatunay that you are indeed a true believer at hindi peking Kristiyano. Amen. Alam niyo po, I have been in the ministry since 1990 and I started serving the Lord as an usher. And I have noticed that those who are quick to examine others and condemn of their imperfections rather than examine themselves are those that their faith are questionable. Amen. Sa totoo lang po, kung gusto mong maging maganda ang tingin mo sa iyo ng leadership, madali lang po. Siraan mo lang kasamahan mo. At dito ako takot sa mga taong naninira. Sapagkat kapag ikaw ay nakatalikod, capable siya sila na ikaw naman ang sisiraan nila. Ngunit mga kapatid, hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng ito, nakikita niya, nakarecord sa kanyang libro na hawak-hawak ng mga anghel sa kalangitan. At may mga libro na kasulat lahat ng ginawa ng tao. At mayroon ding libro kapatid na doon nakasulat ang mga taong makakapasok lang sa kalangitan. Amen. At kapag di mo ginawa ang kalooban ng Diyos na mahalin siya at malahin ang kapwa, pagdating ng oras, sasabihin sa iyo ng Diyos, I don't know you, depart from me. Wow. The truth is, ayaw ng Diyos na isa man sa atin ay hindi makapasa sa pagsubok. Ibig lahat tayo makapasa. Ayaw ng Diyos na pagdating ng panahon, kung malapit na ang katapusan mo sa mundo, madidiscovery mo wala ka sa pananampalataya, wala ka sa pananalig. At lahat siguro ganun din ang pananaw. Amen po ba? Maski ako, ayaw ko ng isa na pagsasabihan ni Jesus na dideklara niya na hindi ako makakapasok pinto ng kalangitan. I certainly don't want to be one of whom Jesus spoke when he said in Matthew 7:31-33, na atin po babasahin, kapatid. Ang sabi niya po rito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, evil doers. Bakit ganun, Lord? Di ba sa lupa nagsilbi ako sa iyo? Pwede po kayo magsilbi maski ikaw ay walang pananalig sa Diyos. Ito ang ibig sabihin na ipa-examine sa atin kung tayo ay namumuhay ayon sa pananalig. Maaaring nagsilbi nga tayo, ngunit ang purpose mo para sumikat lamang. Kaya nga, ang mga gumagawa ng simala, ng mga himala, mga sign and wonders, sila ay sumisikat. Kaya sabi nila, hindi ba't gumagawa kayo ng signs and wonders, mga himala, sa pangalan mo? Ngunit, hindi po himala ang gusto ipagawa sa'yo ng Diyos. Kasi, maski mga kampo ng kadiliman, nakakagawa ng himala. Ibig ng Diyos, mamuhay ka ayon sa kalooban niya. Only those who does the will of the Father, who is in heaven, ang pwedeng pumasok sa langit. Amen? Nang sabihin ni Kristo na hindi kita kilala, paano mangyayari yan? Samantalang siya ay makapangyarihan Diyos. Amen? At alam ko, kilala niya lahat ng tao. Of course, kilala niya tayo. Nang sabihin ni Jesus na I don't know you, the words know or knew in the Greek, original words, ginosko, used regarding relationship. It means to be very close, to be intimate.
At kung ikaw intimate sa Diyos, susundin mo ang kanyang kalooban, susundin mo ang kanyang kautusan. Amen? Mamahalin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at mamahalin mo ang iyong kapwa gaya nagmamahal sa iyong sarili. Yun ang sinamari si Jesus Christ, di ba, sa Ten Commandments. Kaya't nang sabi ni Kristo na, I never knew you, sinasabi niya sa iyo, you never came to me. We never that close to each other. We are not intimate. Mga kapatid, our God is relational God. Ibig niyang manumbalik ang relasyon na sinira ng kasalanan mula pa sa panahon ni Adan at si Eva. Amen. Alam niyo po, si St. Augustine, isa sa mga forerunner ng church history, nung bago na siyang Kristiyano, instead of seeking God more and more, he was fascinated with the writings of certain philosopher named Cicero. Walang ginawa siya kundi basahin ang mga libro na sinulat ni Cicero sa halip na basahin ang librong sinulat ni Kristo, ang Biblia. Isang gabi, pagkatapos niyang magbasa, hating gabi na siya'y nakatulog at nanaginip na siya'y namatay. Nakatayo sa pearly gate ng heaven upang pumasok. Ang gatekeeper tinanong siya, sino ka? Sumagot niya, ako si Augustine. Ano naman ikaw sa lupa? Ako ay isang Kristiyano. I am a Christian. Sagot ni Augustine. Sabi ng gatekeeper, lahat ng kaluluwa sa lupa ay hinahatulan ayon sa kanyang pinagkakabalahan. Ikaw, Augustine, hindi si Kristo ang pinagkakabalahan mo, kundi si Cicero at ang kanyang mga sinulat. You are not a Christian. You are Ciceronian. Hindi ka makakapasok dito sa pintong ito. Nagulantang si Augustine at siya'y nagising sa pagkatulog. At mula nang noon, nag-commit ng lubusan to serve God fully for the rest of his life. Kapatid, ano ang pinagkaabalan mo upang matawag kang tunay na Kristiyano? Ikaw ba'y nagsisikap na ma-develop ang intimate relation with Jesus? Ikaw ba'y nagsisikap upang pagkaabalan mo ang kanyang salita? Alam mo kapatid, kaya sabi ko, God is a relational God. He wants us to be intimate with one another. Amen? But intimacy never involves just one person. As the old saying goes, it takes two to tango. Hindi kailanman makikilala ng lubusan isang tao kung di kayo nag-uusap, kung di kayo nag-spend time together. Amen? Nakilala niyo ng lubusan yung mga asawa noong nagsasama na kayo ng mahabang panahon. Hindi ko alam kung anong pagkakilala niyo sa asawa niyo. Dito magkakaroon tiwala sa isa't isa, lumalago ang inyong relasyon, nagkakaroon pagbabago sa puso dahil kinakailangan ang adjustment upang maging malapit sa isa't isa ang pagsasama. At dito mapagtanto ang mga likes and dislikes. Kung saan yung mga likes ang susunod mo at yung mga dislikes, huwag mong gawin. Amen? Ganon din po sa intimacy sa Diyos. Magkakaroon ka ng malaking adjustment upang masunod mo yung gusto niya na nakasaad sa kanyang salita at huwag mong gawin ang mga ayaw niya gaya ng paggawa ng kasalanan. Amen. Kaya prayer is vital to having intimate fellowship with God. Mga kapatid, naghihintay lang po sa atin upang makausap siya. Hindi niyo ba naisip the fact that God is waiting for us? Ngunit pagdating sa dasal, pagdating sa prayer, which is vital to have intimacy with the Lord, bakit marami ang hindi gumagawa nito? Ito ba ay nagpapatunay na wala tayong faith? Kaya kine-question ng Biblia ang ating faith? Wala ba tayo, kulang ba ating pananalig sa Diyos? Nasabi natin, dahil kulang ka sa pananalig sa Diyos, bakit pagdadasal? Parang hindi naman sasagutin. Pagkatapos, magre-reklamo tayo. Bakit para yatang sila lang ang mahal ng Diyos? At anumang kayod ko, hindi ako makatanggap ng pagpapala mula sa Kanya. Kapatid, dapat nating mapagtanto na ang Diyos gustong gusto tayo makanihig sa tuwi-tuwi na at gustong gusto niyang pagpapalain tayo. Dahil yan po ang covenant niya mula sa Paul kay Abraham. Ang tawag po ng Abrahamic covenant.
ang covenant po dito, ito ang dapat mong gawin at ito naman ang gawin mo. Ano ang unang bagay? Alam niyo po, kapatid, ang Diyos is a relational God. Amen. Ibig talaga at yung maging intimate tayo. Now, ano ang unang bagay ang nasisip niyo kapag narinig niyo ang salitang eternal life? Iniisip niyo ba in terms of time and eternity after you die? Kung saan marami ang nag-iisip ng ganyan? Iniisip niyo ba ang kalangitan? Hindi. Hindi po ganoon. Ang eternal life, God defines eternal life as having intimate relationship and fellowship with Him, where you are getting to do Him more and more, thus trusting, obeying, and following Him. Sa John 17:3 po, babasahin ko to. Ito po ang pagka-ibig sabihin ng eternal life. Now, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ang eternal life, o buhay na walang hanggan, ay ang makilala natin ang tunay na Diyos at ang makilala natin si Jesus Kristo na pinadala ng kanyang Ama. Amen? In other words, sa oras na tinanggap niyo si Kristo sa inyong puso, bilang Diyos at personal na tagapagligtas, doon po magsisimula ang iyong eternal life. Doon magsisimula ang iyong kaligtasan, doon magsisimula ang pagpupunyagi na makikilala mo ang Diyos at ito ay nangyayari lamang if you spend amount of time in prayer, listening to His voice, and reading His words. Amen! Hanggang magkaroon ka intimacy with Him. Lalo namang susunod ka sa kanyang mga kautusan. Amen. Intimate communication with God is vital. And this is the ultimate reason kung bakit tayo dapat mag-spend time in prayer, reading His book, because God desires our fellowship. He is a relational God. Gusto ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan at maintindihan natin na siya ang source ng abundant life na tayo'y pagpapalain. Amen! Praise the Lord! I don't know about you, ngunit gusto kong makausap ang Diyos aside from prayer. It is only through reading the Word of God that allows me to grow spiritual discipline. Hindi po tayo dapat maging ignorante sa salita ng Diyos. Sapagkat kung ignorante po tayo sa salita ng Diyos, parang sinabi mo na rin na ignorante ako kung sino itong Diyos na aking pinagsisibihan at sinasamba. Hindi po tayo magkakaroon intimacy sa isang tao kung hindi mo siya kilala. Amen? In conclusion, tatanong ko po ulit kayo, have you passed the test? Are you in faith? Pwede niyo bang ipagsigawan sa mundo na si Jesus nakatira sa puso mo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? That He has made a definite and positive change in your life? Na nagkaroon positibong pagbabago sa buhay nyo. At kung walang pagbabago at na-realize nyo na hindi mo pala ginawa yon, nag-desisyon ka na ba na sisimula mong gawin para ma-develop ang intimacy mo sa Kanya? Alam nyo po, darating ang final exam na ibibigay sa atin ng Diyos. At sabi ni Apostol Pablo, kung papasa ka sa exam dahil nasagot mo ng tama lahat ng katanungan sa eksamen, kapatid, then we won't worry about the day of judgment. Sapagkat all along and all the time, we are making adjustments. We are correcting what's wrong. Amen? As you look at yourself and realize that maybe you're not in faith, but you did something about it along the way so that when judgment day comes, then you can walk in heaven with complete assurance with Jesus as your Lord and Savior. Amen! Dalangin ko po na lahat po tayo mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang dalangin na ng Diyos, lahat tayo makapasa sa Kanyang pagsubok. Amen! Patuloy natin na in-express ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan na pagitan na pagsilbi sa Kanya araw. Patuloy po tayo na bigyan ng magkaroon pananalig at patuloy tayong pag-alabalahan ang kanyang salita. Patuloy tayong bigay ng kaluguran
sa Diyos sa ating mga ginagawa at patuloy natin kinukumit sa Diyos ang buhay pang nalalabi hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Amen. At yun po ang kalugod-lugod sa Diyos at doon po ma-develop ang ating intimacy sa ating Diyos na sinasamba. Amen. Let's pray. Lord, salamat sa salita mo na hinda mo sa amin, Lord God. Tunay nga, Lord God, na napakabuti mo sa amin. Ibig mo kami, Lord God, maging intimate, Lord God, isang tao at isang Diyos na makapangyarihan. Ikaw, Panginoon, ay naging tao upang kami maabot sapagkat ikaw ay relational God, Panginoon. Tulungan mo kami bilang mga tao, Lord God. Bigyan mo confidence, palakasin mo ang aming kapangyarihan, Espiritu Santo, Panginoon, upang, Lord God, masing gabay patnubay at magawa namin, Lord, ang mga marami pang adjustment namin ginawa, Lord God. Salamat, Lord God, na isiniwalat mo sa amin, Lord God, ang mga pagkukulang namin sa iyo na sa araw nito, Panginoon, gumawa kami ng desisyon na amin ito, Lord God, na babaguhin, Panginoon, hanggang kami ay mapalapit, magkaroon kami ng intimacy sa iyo, Lord God. Salamat, Lord God, sa lahat ng salita mo. Lord, dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo ang mga taong, Lord God, na nag-watch, Lord God, ng mensaheng ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kapayapaan na ibubuhos mo sa bawat isa, Lord God. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.